The views and opinions expressed in the following program do not necessarily reflect the policies and the position of Now You Know. Isang magandang gabi sa lahat ng taga-subaybay ng Now You Know PH. Ako po si Jermaine Halandoni Derhunya at makakasama niyo po ako para sa isang espesyal na FB Live series ng Now You Know upang pag-usapan at talakayin ang kasalukuyang kalagayan ng iba't ibang sektor ng ating lipunan. Sa darating na Hulyo 27 ay ilalahad ng Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang ikalimang State of the Nation address. Kaya naman kaugnay nito, samahan niyo kami mula ngayong Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 7 ng gabi para alamin kung so nasaan na nga ba ang mga ipinangako ng Administrasyong Duterte sa ating mga kababayan. Kaya't huwag na nating patagalin pa para sa ating unang episode, kumustahin natin ang isa sa mga sektor na halos wala ng pahinga upang mapanatiling ligtas ang ating kalusugan. At sila rin ang pinakamalaking bumubuo sa tinatawag nating mga frontliners ngayong panahon ng pandemya. Tatalakayin natin ngayong gabi ang State of the Health Sector, kasama ang co-convenor ng Coalition for People's Right to Health o CPRH. Nandito po live via Skype si Dr. Josh San Pedro. Magandang gabi, Dr. Josh. Hello po. Magandang gabi po. Salamat po sa pag-imbita sa amin. Opo. At makakasama rin natin mula naman sa hanay ng mga nurses, ang tagapangulo ng Filipino Nurses United. Also live via Skype, si Nurse Maristela Abenohar. Magandang gabi po, Nurse Maris. Hello po. Magandang gabi, Ms. Jermaine. At magandang gabi sa lahat po ng nanonood ng Now You Know PHF Special Episode. Salamat po. At para sa ating mga taga-subaybay, maaari kayong makibahagi sa ating talakayan. I-type at isend ang inyong mga opinion at comment sa aming comment section. At sa ating pong mga guests, bago po tayo tuluyang magsimula, ay kumaari lang pong muling ipakilala ang inyong sarili, gayon din ang inyong organisasyon at ang inyong mga advokasya. Simulan po natin kay Nurse Maris. Magandang gabi muli. Ako ang National President ng Filipino Nurses United or FNU. Isa po itong pangbansang organisasyon ng mga nurses. Ang amin pong mga kasapi ay mula sa pampubliko at pangpribadong sektor ng ating sektor pangkalusugan. Ang amin pong organisasyon ay nabuo noong taong 2015 at ito po ay isang labor organization of nurses na ang pangunahin pong layunin ay ipagtanggol at protektahan ang mga labor rights at welfare ng ating nurses sa buong bansa. Okay po, salamat. Si Doc Josh naman po, kayo po. Ako po si Dr. Josh San Pedro, ang co-convener ng Coalition for People's Right to Health. So ang CPRH po ay isang advocacy group, no, advocacy network ng maraming organisasyon. Some of those include yung mga nasa health workers groups, yung iba po, mga PWD, senior citizens, and other marginalized groups, no? Ang pangunahing layunin po ay talagang isulong ang karapatan sa kalusugan ng mamamayan sa ano pa mang issue, no? Lalo na po dun sa panawagan natin for a people's health agenda, and especially for advancing the people's right to health in issues such as the Dengvaxia vaccine campaign before, and then yung sa polio, and then especially ngayon, no, with regards to COVID-19, and really upholding the health of the people with regards to dealing with the pandemic, with or without it. No? Yan pa. Okay, maraming salamat po. So, mas nakilala po natin ngayon yung inyong mga organisasyon, gayon na rin po ang inyong mga advokasya. So, okay po, simula na natin itong ating talakayan. Unang tanong po, no, paano po natin pa madedescribe yung health sector under the Duterte administration? Doc Josh, in general po, sabi nyo nga, kayo po sa inyong organisasyon, yung po yung tinatalakay natin, health of the people, paano po kaya natin ito madidescribe? Okay, so sa ilalim po nung itong administrasyon, no, isa pong natuloy pa rin po yung pagiging fragmented ng ating
health system, no, na hindi pa rin talaga ugnay-ugnay, hindi pa rin po maayos ang pagdadala ng serbisyo sa mga mamamayan. Something na lalo pa nating nakita, no, nitong nangyari yung pandemic ng COVID-19, na doon talaga lumabas, no, kung gaano ka may problema pa ang ating health system na hindi talaga maayos, no. Maraming ibang bansa na nakita natin maganda ang kanilang healthcare system and were able to respond to COVID-19 early. Sa atin, lumabas pa lalo, no, all the problems with our health system, and it's being fragmented, inefficient, and basically not providing the proper services to its people. Opo. So, kung yun po, gusto ko pong itanong ito kay Nurse Maris. Ano po ang, paano po natin madedescribe yung sektor ng kalusugan ngayon sa panahon? Bago po siguro sagutin yung tanong mo, Ms. Germaine, kung kamusta ang sektor ng mga nurses sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte, nais ko munang ipakilala sa mga tagapakinig kung sino ba ang tinatawag nating nursing nurses, no, sa ating bansa. Meron po akong slide, no, na nagpapakita na sa ating bansa ay mayroon tayong humigit kumulang o humigit sa 800,000 na registered nurses. Nakuha po natin ang datos na ito mula po doon sa resulta ng Nurse Licensure Examination na inilalabas po ng Professional Regulations Commission. So from 1981 po hanggang 2019 ay umabot na sa 803,397 ang ating nurses. Pero nasaan po ba ang ating mga nurses? Saan po natin sila mahahanap? Dahil ang karaniwan pong alam ng ating publiko ay nasa ospital po sila. So makikita po natin doon sa kasunod na slide na aking inihanda na dito po sa ating bansa ay mayroon tayong mga employed sa public at private na ospital o kaya primary health facilities na umaabot po sa 150,000 more or less. Pero meron din po kaming mga kasamahan na nasa labas na ng bansa. Ito po ay dahil sa tinatawag nating push factor, yung matindi pong kahirapan sa bansa at maliit na kinikita nila dito at napakaliit din po ng mga benepisyo na natatanggap nila. Meron pong 250,000. Sa bahagi naman po ng walang trabaho o kaya kulang ang trabaho, underemployed, nasa 250,000 po yan. At doon po sa mga non-nursing jobs, halimbawa po yung mga nasa call center, meron tayong mahigit sa 100,000 na nurses. Kaya po kung ating titignan doon sa ating datos, no, may iba-iba po ang nararanasan ng ating mga nurses dito sa ating bansa, no. Pero tignan natin yung nararanasan ng mga employed. Ito po yung mga employed sa nursing jobs. Nasa slide ko po nakalagay na tatlo pong adjectives ang aking ginamit. Una po, underpaid. Ikalawa po ay overworked. At ikatlo po ay unappreciated. Yan po ang summary na description ng ating mga kalagayan ng mga nurses sa kasalukuyan. Kaya kung mamarapatin ninyo sa mga susunod sigurong discussion natin ay gagawin kong detalye ang pagde-describe bakit po sinabi na sila ay underpaid, overworked, at unappreciated. Tapos sa panahon ngayon na may COVID, meron pang isang nagpapalala ng kalagayan nila. Sila ay naka-expose po sa unsafe work environment. Kaya po, araw-araw na lang po, ting sila ay gigising upang sila ay magtrabaho, ay kumakabog po ang dibdib na ating mga nurses kasi hindi ho sila sigurado kung sila ba ay ligtas sa araw-araw na sila ay nagre-report para mag-duty. At kung sila man ay alanganin ang kalusugan, ang kanila pong pinag-aalala ay ang epekto nito sa kanilang pamilya bilang mga breadwinners. Yun po ang summary, Ms. Germaine, ng kalagayan ng sektor ng mga nurses. Po, salamat po. So, susugan lang po natin, i-focus in po natin yung sinasabi po natin. Sabi nga po ni Nurse Maris, meron tayong 800,000 registered nurses at sa lahat ng yon they are underpaid, overworked, and unappreciated. Sabi din po ni Doc Josh, fragmented na ating health system. Ano pa po ba yung sa tingin nyo, maliban sa mga issues at struggles na yon, ano pa po ba yung karagdagan na mga challenges at issues na kinakaharap ng ating health sector? Simulan po natin ulit kay Doc Josh. Hello po. Especially
with regards. Doc? Hello, Doc? Medyo may technical difficulties po yata tayo, no? Nurse, Nurse Maris, ano po, kayo po, ano po yung maidadagdag niyo pa pong mga issues na kinakaharap ng health sector natin? Dahil po doon sa nabanggit po kanina na kalagayan ng mga nurses natin, naapektuhan po ang quality ng service na naibibigay nila sa ating mamamayan, no? Matindi ho ngayon ang shortage ng staff nurses sa mga paggamutan, lalo na po dun sa mga COVID referral hospital natin. Ito po ay gawa ng na, hindi ho nila nararamdaman na sila ay mayroong security habang sila ay nagtatrabaho. So, yung iba po ay natatakot na minsan mag-report at meron pong mga ibang lugar na nagre-resign na ang ating mga nurses. Mm-hmm. Sa iba naman po, dahil sa kakulangan, nagkakaroon po sila ng pag-increase ng workload. So mas marami po, halimbawa po, na sa normal na ratio, sinasabi po ng Department of Health, sa non-COVID po na ward ay isang nurse na 12 pasyente, 1:12. Pero ang iba pong mga ospital, ang nurse natin ay nag-aalaga ng 30, 50. Minsan po, sa iba pang mga ospital ay isang ward, isang nurse. Lalo na po pag pumunta tayo sa labas ng NCR, ng National Capital Region. So, ang atin pong time na nai-o-offer sa bawat pasyente ay very limited. Kaya po, naaapektuhan talaga yung standard care na dapat na naibibigay natin sa ating mga pasyente dahil ini-spread po ng mga nurses yung kakaunti nilang bilang sa napakaraming pasyente. At ganun din po, sila rin po ay naapektuhan mismo, lalo na ngayong panahon ng pandemic, sila po ay nagkakasakit na. Sa atin nga pong datos, mayroon po tayong slide na ipinapakita diyan na sa kasalukuyan kung saan meron na tayong total cases ng COVID sa bansa na 69,898, almost 70,000 na ito as of today, no? Ngayong gabi. Ang atin naman pong bilang ng health workers na infected ng COVID-19 ay nasa 3,899 na po noong July 18. At ang mahigit po sa 1,300 dyan ay mga nurses. Kaya po, dahil sila ay nagkakasakit, sila po ay kailangang lumiban sa trabaho, mag-quarantine, magpahinga. So yun naman pong ibang mga nurses sa hindi COVID ward ay pinupull out. So kulang na nga po, lalo pang naging problema nila ito kapag mayroon pong mga nagkakasakit. No? In fact po, meron tayong member, ang FNU, sa San Lazaro Hospital 2 days ago, dalawa po sila na ngayon ay critical ang condition sa ICU ng San Lazaro Hospital. Kahit nga po dyan sa PGH, sa Philippine General Hospital, ang commitment lang po ng PGH sa Department of Health ay 130 beds para sa mga COVID patient. Pero ang census po nila kahapon ay umabot na sa 198. No? So sobra-sobra na po. At sa atin pong mga manggagawang pangkalusugan sa PGH, nasa 277 na po ang nagpositibo sa COVID-19 simula po noong March 30. In fact, meron na rin pong namatay. Yung isang nurse po na namatay ay bago lamang. Ito po ay dineploy ng DOH under its emergency hiring ng medical personnel. Noong June 10 po, namatay po si Mark Anthony Rizalbo, 36 years old, dahil po sa COVID. Kaya mapipilay po ang ating mga serbisyo sa ospital kung itong largest sector na health workforce natin, ng mga nurses, ay unti-unting nagpukulang, nagkakasakit po, ang iba po ay namamatay. Opo. Salamat po, Nurse Maris. Balikan po natin si Doc Josh. Doc Josh, kagaya nga po nang nabanggit nyo, ang focus mo ng inyong organisasyon ay masigurado na lahat ng tao, lahat ng Pilipino ay may tamang access sa kanilang kalusugan. In terms of the access po sa public health care ng ating mga kapwa Pilipino, kumusta po ang
Administrasyong Duterte? May issues po ba tayong dapat ayusin at mga challenges? Opo. Thank you very much din sa tanong na yan. No? Kasi may kita talaga natin sa ngayon, not just during the Duterte administration, even mm-hmm. before that, no, there's still that major concern doon dun sa pag-receive no, ng basic health services. Mm-hmm. Now, we see talagang hanggang sa ngayon, mayroon pa rin geographical disparities. There are still a lot of areas, even just outside Metro Manila, no? Now, yung mga basic health services ay hindi nakukuha ng mga karaniwang tao dahil yung kanilang mga primary health care facilities, such as yung mga rural health units, barangay health centers, are not, hindi siya accessible. No? Napakaraming tao na kailangan maghati-hati para lang sa isang ma-access no, ng maayos yung kanilang health facilities. And it's more obvious sa ngayon, no, na nakikita natin itong panahon ng pandemya na meron talagang mga individuals na because yung mga ER natin e punong-puno talaga ng mga pasyente dahil sa COVID-19 ay biglang hindi na wala nang mapuntahan yung marami nating mga kababayan para sa kanilang mga health needs no na they have to you know move from emergency room to emergency room. May mga nabalitaan po tayo nung panahon ng ECQ na may mga namatay dahil walang mahanap na ospital para sa kanila na hindi sila makakuha ng tamang gamutan dahil nga dun sa issue ng COVID-19 na may mga individual na talagang nahirapan no para lang makuha yung even the most basic services. And I guess that really shows yung issue nga talaga na pagiging fragmented, pagiging inefficient kasi wala tayong maituro no na talagang tempo in this hospital kung wala lipat na naman sa iba. It's really the symptom talaga no ng ating healthcare system na hindi madali makuha yung essential health services and there's no unified system that helps yung mga tao sa Pilipinas na makakuha ng tamang mga serbisyo na kailangan nila. Opo. Guys, so magbigay ng rejoinder na statement, Mr. Main, kay sige po, Dr. Josh. Kasi ang isang nakakasama po ng loob, yung sinasabi po ni Dr. Josh na mahirap mag-access ng essential services mismo sa hanay ng mga nurses, ay nahihirapan silang mag-access ng health services kapag sila po ay nagkakasakit. Isang ehemplo po sa San Lazaro Hospital, itong nakaraang linggo na umabot na po sila ng 80 plus ang census nila ng COVID patients. Ang atin pong mahigit sa 40 na nagpositibo na health workers sa San Lazaro ay nahihirapan din po na ma-admit sa ospital kasi kulang nga po sila sa facility. At yan po ang isang inaapila ng FNU sa ating pamahalaan na sana po sa bawat ospital meron ding dedicated na ward para po sa ating mga sariling health workers. Sila naman po ay buong pusong naglingkod at hinarap nila yung panganib. Sana naman sa panahon na sila naman ang nagkasakit at kailangan nila ng kalinga ay mayroon silang tatakbuhan sa loob ng ospital. Pero wala pong facility. Pabalik-balik po ang ibang mga health workers natin at nurses, nasa tent po sila sa labas, hindi po sila ma-admit. Ang isang problema po yung COVID testing. Doon po, isa po siyang essential services na binabanggit ni Dr. Josh. No? Mahalaga po sa panahon ngayong pandemya ang COVID test. Pero ang ating mga nurses, after po nila mag-duty, hindi po mandatory na nag-undergo ng COVID test. Ang marami pong ospital nagre-require na may symptoms muna sila, may sintomas ng COVID. At para makasiguro ang ospital na talagang may sintomas sila, kailangan nilang dumaan sa ER or infirmary kung i-check kung may lagnat, kung merong ubo, bago po sila isuhan ng go signal para magpa-COVID test. Maling procedure na nagaganap sa ospital. Kasi kung hindi po automatic i-COVID test ang ating mga nurses after po ng kanilang 7 or 14 na araw na nag-duty sa COVID patients, pwede po silang maka-infect ng iba pang pasyente yes. at iba pa pong health workers dahil hindi nila alam na sila pala ay may sakit. Tapos po ang quarantine days ngayon after po from ECQ, naging GCQ ang NCR at ang iba pa pong mga lugar, ay umiksi na rin po. Ang dati pong 14 days na quarantine days ay 7 days na lang sa ibang ospital, 5 days, 3 days. Sa ibang ospital po ay wala na. Parang normal duty na lang. So,
Nakakabahala po ito, lubhang nakakabahala at nakaka-demoralize ating mga nurses at iba pang health workers kasi sila nga mismo eh, sa loob ng ospital, hindi maka-access ng mga essential services. Opo. So, gusto ko pong palalimin po, yung sinasabi po natin kanina ni Doc Josh at sinasabi niyo po, Nurse Maris, na maraming kakulangan nga talaga na na-expose itong COVID. Ang gusto ko pong tutukan ay prior to COVID, may ganito na po ba talagang lack of state support, inefficiency na nangyayari sa ating health sector? Balikan ko po si Doc Josh. Yes po. Ma'am, yung with regards na yung to show lang, no, even before the COVID-19 pandemic, the reality din talaga nung ating mga, sabi ko kanina, sa primary care pa lang, yung mga nangangailangan halimbawa ng mga pagbantay sa kanilang hypertension, sa diabetes, na alam natin na itong COVID-19 ay mas malala ang posibleng mag-infection among these people, no? Pero yung mismong paano ba natin pangalagaan yung mga may high blood, mga may diabetes sa ating bansa na dapat talaga nandun sa mga rural health units and urban health centers, no? Yes. Lumalabas lang dun sa mga pag-aaral na our ratio, no, yung population ratio ng mga facilities nito is 1:40,000, no, na malayo dun sa target natin dapat na 1:20,000, no. And isipin niyo po, 40,000 ang magsi-share sa isa lamang na health facility, na ganoon karami ang kailangan na kini-cater, no, ng mga health center na ganoon, na dapat mas talagang nakaalaga dun sa mga pamilya at sa mga karaniwang tao na nagpapatingin. Now, with regards to the government hospitals, na alam natin na doon lang nakakuha ng libreng serbisyo ang mga maraming mamamayan. Nakikita natin na sa ating bansa, the reality is that we only have 1/3 of our hospitals are public. No? 2/3 pa rin are still private. And ilan yung mga ilan ang government hospitals natin with regards to our population, it's still at 1:200,000. So talagang grabe talaga yung situation with our public infrastructure, no? Isang bagay nga na pinupush ng administration yung build, pero that's only with regards to the infrastructure in development and in roads. Pero with regards to the health infrastructure, alam natin na kulang pa rin talaga, and it has continued even under this administration. So, baka po may idagdag si Nurse Maris po on that. Gaya rin po ng nabanggit po ni Dr. Josh, prior to COVID pandemic, ay ganito na rin po ang kalagayan ng ating mga nurses sa bansa. Underpaid, overworked, unappreciated po, no? Tutukan ko lang po yung underpaid. Kasi po, ito ay mainit na issue ngayon. It's a burning issue. Bago po itong COVID-19, 18 taon na po kaming nagtitiis na ang sweldo ng nasa gobyerno na nurse ay nasa 22,316 o salary grade 11. Pero po, sa batas ng tinatawag nating Republic Act 9173, ito po yung nursing law sa bansa noong 2002, ang dapat pong sinasahod ng government nurse na nag-uumpisa o nurse 1 position ay salary grade 15. Ito po ay katumbas ng 32,053 or 32,053 pesos, no? Nandiyan po yan sa slide. Pero po, kamakailan po, to be exact, noong Friday, July 17, naglabas po ang Department of Budget and Management ng Budget Circular 2020-4, kung saan sinasabi po dito na upgraded ang entry salary ng government nurses from salary grade 11 to salary grade 15. Labis po kaming natuwa dyan kasi ilang dekada na po kaming nakikipaglaban. So, it's a welcome victory ng mga nurses na hindi napagod na makipaglaban sa dekada-dekada na para tumaas yung kanilang sweldo. Ngunit, nung sinuri po namin yung budget circular, meron pong ilang provision doon na hindi po masaya ang ating mga nurses. Kasi po, yun pong nurse 1 position na tatanggap po ng tigsa 10,000 dagdag na sweldo retroactive January 1, 2020 ay nasa bilang po ng 6,627. Pero naipakita ko naman po kanina doon sa isang table sa datos na meron tayong 54,943 government nurses.
Kaya po, yung 88% ng nurses mula po nurse 2 hanggang nurse 7 na almost 50,000 ay hindi ho masaya. Bakit ho hindi masaya? Meron ho akong table dyan na ipapakita sa slide. Ito ho ay nasa 8th provision ng budget circular na nilabas ng DBM. Nakalagay po dyan, halimbawa, yung nurse position ay madedemote po ang rango to nurse 1. Ibig sabihin, yung mga nurses na matagal nag-intay mula nurse 1, naging nurse 2 ilang taon, ngayon madedemote into nurse 1. Kaya po, magpapang-abot, pareho na lang po sila ng sweldo nung aangat na nurse 1 at yung nurse 2 na na-demote. Tapos yung nurse 3 naman po ay na-demote sa nurse 2. Ganon din po dun sa ibaba. Kaya wala na nga pong nurse 7 sa ngayon sa bagong budget circular dahil yung nurse 7 po ay na-demote into nurse 6. Hindi po ito maganda kasi affected po ito doon yung seniority status nila at supervisory function. Yes. Kaya ho, marami ho ngayon ang nagagalit, very emotional na anong nangyari. Parang imbis na tumaas, itulak pataas yung sahod ng lahat ng nurses ay lalo pa silang napasama yung kalagayan. Kung sa privado naman po ang ating titignan, ang sinasahod lamang po ng nurse sa private po ay 537 a day or 10,000 to 11,000 a month. Napakababa po. Opo. Ma'am, maliban pa po doon sinabi natin na pinangakuan nga po ng mas mataas na sweldo, maliban pa po doon, ano pa po ba ang ipinangako na Administrasyong Duterte in terms of the public, of the health sector? Yung isa po ay yung aalisin niya ang contractualization na iskema ng pagtatrabaho. Yes, pero po, sa sektor pangkalusugan po, ang dami pong contractual. Halimbawa po, sa amin, sa hanay ng nurses, marami po dyan ang job order, contract of service, memorandum of agreement, o kaya po ay mga agency hired. At kapag ikaw po ay walang security of tenure, ikaw ay contractual, sinasabi nilang walang employee-employer relationship, wala ka pong ibang benepisyong matatanggap. Kaya po yung iba po ngayon na job order sa mga LGU hospital at ibang DOH hospital, wala pong hazard pay. Kaya po ito yung problema namin. Plus, ito pong bagong budget circular na nilabas po ni DBM may exclusion. Ang exclusion po doon nakalagay, yung pong nurses na walang employee-employer relationship ay hindi kasama sa upgrading ng sweldo ng SG-11 papunta sa SG-15. So, nasaan po ang pangako ng ating Pangulo nung unang-una siyang gumawa ng State of the Nation address na sinasabi niya mawawala ang mga contractual at magkakaroon ng security of tenure. Hanggang ngayon po, kami ay nangangapa. No? Yes, nakabitin po lahat ang aming security of tenure. Opo. Salamat po. Doc Josh, in terms of the public health sector po, public health care, ano po yung mga pinangako ng Pangulong Duterte sa kanyang administrasyon? Opo. Opo. So, yung going back, no, talagang yung unang Duterte health agenda pa lang, yung isa sa mga pinangako, in line, no, doon sa sinasabi ni Ate Myers, yung pag-expand din talaga doon sa pagkakaroon ng maayos na staffing sa ating mga frontline. No? At hindi po sinasabi natin na frontline lang ng mga hospitals, kundi yung frontline mismo sa mga komunidad. Na yun talaga yung isa sa mga pinangako din talaga na mas magiging maganda yung deployment and magiging mas streamlined yung HRH compensation packages, etc. No, pero hanggang ngayon, yung staffing pa rin natin, dismal pa rin. Na our ratio pa rin ng mga doctors to the population is still 1:33,000. No? Napakalayo dun sa gusto ng WHO na 1:1,000. No? There's still so many people who are not able to see a doctor, no, for their health needs. And lumalabas pa rin talaga sa ating mga datos na around 6, no, over 10 Filipinos have unattended deaths, no, o namatay sila nang hindi na-attend yung kanilang mga sakit. And surprisingly, for a lot of the data, yung Metro Manila lang, yung mas marami pa yung attended deaths over unattended deaths. Pero as we see with the data, nakakagulat na hanggang ngayon pa rin, eh, meron pa rin mga lugar sa Pilipinas na mas marami ang namamatay nang hindi nakikita. And then, yung isa pang sa mga pinangako is with regards to
yung doon po sa pag-enhance no ng mga benefits with regards to universal healthcare, no? Isa po yung isa sa mga pinangako talaga ng Duterte administration, maliban pa doon sa pagpasa ng RA 11223, it's not just about passing the law, it's really about implementing and having that commitment to genuine universal healthcare in our country. Pero since then, ano na po ang nangyari? Medyo tumagal yung usapin ng IRR, yung Implementing Rules and Regulations, and then COVID-19 happened, and then hanggang ngayon, hindi pa rin natin nakikita itong mga outpatient benefits. So, hirap na nga yung mga mamamayan na makahanap ng maayos na health services with our rural health centers or urban health centers. And then, pag pumunta sila doon, hindi pa sigurado na libre talaga yung kanilang isang bagay nga po na nasabi nga na automatic na raw yung PhilHealth membership. But it's another thing na whether you will become a paying member or a non-paying member, kailangan pa ng dagdag na bureaucracy by going to a social worker to assess kung may kakayahan ka bang magbayad. Pero yun nga, no? Yung lumabas sa universal healthcare, ano po ang nakita natin so far with regards to universal healthcare? It's about the increasing premiums, no, for the doctors, for the OFWs, and even for the ordinary working people na members ng PhilHealth, na mas una pang inatupag na makuha yung mga premium contributions rather than actually us seeing kung ano ba talaga yung mga nadagdag o naitulong ng universal healthcare so far, no? Yung matagal nang pinangako na outpatient benefits, kasi alam natin sa ngayon ang PhilHealth natatanggap lang ng mga mamamayan kapag sa admitted sila sa ospital. Kapag outpatient benefits, at alam natin ito ang majority ng out-of-pocket na ginagastos kasi pambili ng maintenance, pampalaboratories. Ito po yung pinangako din dati na kailangan daw po makover ng PhilHealth benefits yung mga ito. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin naro-roll out itong tinatawag nating outpatient benefit packages or the expanded primary care benefits, no? Bakit? Kasi kulang daw po yung pera despite na ang usapin na universal healthcare ay magsasama na daw yung pera ng PAGCOR, PCSO, PhilHealth, and other premium contributions as well as government budget, no? Pero despite na dumadagdag yung premiums year on year na hanggang 2024 tataas ng 5% of the salary of every individual, ano na yung commitment natin with increasing the health budget? Yung goals ng PCSO and PAGCOR, yung paghabol, for example, dun sa mga, yung pera na nakukuha ng mga POGO sa taxes, etc. So, and then yung mga health services na binibigay ng PCSO at PAGCOR, nung pumasok yung universal healthcare, nag-limit pa yung mga assistance programs na binibigay nila dahil daw ipapasok naman na daw si universal healthcare. So, ang dami na naging adjustments, pero what have the people seen with regards to the benefits in their healthcare? Hindi pa rin talaga masasabing libre yung mga serbisyo, wala pa yung ginhawa na inasahan ng mga tao na darating na sa pinangakong universal healthcare that was really just about insurance, no? It's really just about increasing the costs for premiums, no? Instead of an actual commitment of our government to increase the funding for healthcare. So kung titignan po natin yung sinabi niyo po, ang daming ipinangako, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin natutupad. Meron po tayong tanong mula po sa mga isang ating viewer mula sa CHDCBHP. Ang tanong po ay, do our esteemed guests agree that our healthcare system is at the brink of collapse? Simulan natin kay Nurse Maris po. Agree po ba tayo? Ako po ay nag-agree doon po sa nagtanong. No? Dahil sa tingin ko nga po, ngayon na ganito ang nangyayari, halimbawa po sa hanay ng mga nurses, magko-collapse po tayo kung ang mga nurses po natin ay isa-isang mag-aalisan at ang iba ay talagang magkakasakit o kaya ay mamamatay. Sino na ho ang maglilingkod? Tandaan po natin na 70% ng total health workforce ay nurses. 70%. So kung kami pong 70% na nurses ang hindi ninyo bibigyan ng totoong pagkalinga, no? Na kung hindi ho namin makikita yung inyong compassion na talagang kami ay tulungan at bigyan ng assurance na mapoprotektahan kami, baka ho darating ang araw na empty ang inyong mga ospital, ang ating mga ospital, at wala nang mga nurses na nandyan sa tabi ng mga pasyente. Mahihirapan po talaga tayo, no? Yung isang patunay ko po na
sa tingin namin ay hindi po sincere yung compassion na nararamdaman namin, ay yun pong personal protective equipment na hinihingi namin. Hanggang ngayon po, kailangan pa namin bumili kung minsan ng aming sariling PPE at o kaya mag-rely sa mga private donations, no? Isang konkreto po na halimbawa ay yung nangyari sa San Lazaro Hospital. Noong pong inilabas ng ating mga nurses doon yung kakulangan sa N95 mask, at ito po ay lumabas sa media, meron pong ibinigay na 4,000 na N95 na mask, no? Na mask para po sa mga nurses at health workers. Pero po nung sinuri nila ito, ito po ay industrial grade ang quality. Ibig sabihin, pwede po itong protection laban sa mga dust. Pero hindi po ito medical grade. Ang dahilan, kasi daw po merong ceiling sa price, no, na nakalaan para sa bawat mask. At yun po ay 150 pesos per mask. Compared po dun sa medical grade, na ang presyo po ng mask na yon ay nasa 250 hanggang 300. Pero ang tanong po namin, bakit ang mga nurses at health workers ang dapat na i-compromise dito? Bakit hindi gumawa ng creative ways ang ating pamahalaan na mag-source out ng pondo at ibigay kung ano ang appropriate at sufficient para sa kanila upang sila ay maprotektahan? Compensation, oo, nagdanggal sila, may 100,000 para sa magiging severe sa COVID na health worker. Pero sa 43 na sinabi nilang severe cases, 19 lamang ang nabigyan po ng DOH ng 100,000. Ang dahilan po, sabi nila, hindi raw nag-qualify bilang severe yung iba doon sa 43. At kaya po, sa tingin namin, mali po yung kanilang naaaprubahan na ilang pulisiya kahit po sa hazard pay. Imbis po na on top of their existing hazard pay ay may COVID hazard pay, ngayon po, kailangan mong mamili whichever is higher. In effect, minsan parang walang tinanggap na hazard pay ang ating mga direktang humahawak ng mga COVID patient. Kaya yun po, no? Sa tingin ko po, talaga nag-agree ako, magko-collapse ang ating healthcare delivery system kung ang pinakamalaking sektor ng health workforce ay mapapabayaan at hindi matutugunan. Opo, salamat po. Doc Josh, kayo po, do you agree that the healthcare of the Philippines is at the brink of collapse? Syempre may kita talaga natin ngayon, no, because of COVID-19, all this major stress, no. Syempre ngayon lang natin nakita, no, na talagang there's this major event, no, this pandemic is showing gaano ba talaga kahalaga yung kalusugan na mapondohan at mag-provide ng so much services to the people. And it's something that is that our health system is not used to. Dahil hindi tayo sanay na magbigay ng serbisyo na sa pang napakaraming tao, sa napaka at gawing libre dapat sa mga mamamayan, no? It should be this way, pero because the health system is not used to this, sobrang hirap na siya. At may kita natin to dun sa mga ospital na hindi na makatanggap ng pasyente ngayon dahil punong-puno na ang mga critical care facilities niya at critical care beds niya, na yung nakikita po natin sa balita ngayon na sinasabihan na lang na please, maghanap po kayo ng ibang ospital. Please, hindi na namin kayo matatanggap. It's so ironic, no, na talagang ganun na ang inabot ng ating healthcare system, na which is not actually different from ano nangyari sa atin noong March. Na, so basically, talagang parang throughout this pandemic, it really just shows that our health system is struggling. It's really struggling, not just the tertiary level, but even on the primary care system, na hindi tayo makapag-provide ng tamang monitoring, ng tamang basic services to our people, no? That if we were able to prevent disease, na hindi masyadong dapat naging problema ang diabetes at hypertension in the individuals who would eventually have severe COVID-19, de sana yun yung marka na gumagana yung ating healthcare system. But because everyone is focused now on treating everything, it just shows na walang primary healthcare system. Everyone is just basing on treating the severe symptoms already instead of preventing disease. No, pero in that sense, yung ating tertiary level ay hindi pa rin handa
hindi niya mapangalagaan yung sarili niyang mga health workers, no? Tulad ng sabi ni Ate Maris. And syempre, yung nakikita natin sa ibang bansa na may commitment sila to safeguard the integrity of their healthcare system, that is something that we are unfortunately not seeing in our country. Na dapat talaga merong deliberate move to take care of the integrity of our healthcare system, which is, you know, it seems ngayon that it's really falling apart for a lot of the healthcare workers and the services, no, that our Filipinos really deserve. Na dapat talaga comprehensive, dapat libre, at dapat talaga abot kaya at accessible para sa napakaraming Pilipino. Opo. Doc Josh, a follow-up question mula po sa ating isang manonood na si Jert Ranho Libang. Ano ang status ng preventive healthcare na kailangan ng mga nasa komunidad? Gaya nga po nasabi nyo, di ba, yung mga comorbid na dapat na pa-prevent sana, sila yung nagiging, ano, di ba, vulnerable sa COVID-19. Ano po bang status ng preventive healthcare system ng ating bansa, lalo na sa mga malalayong komunidad? Eh po, yung tulad nga nasabi ko kanina po, there are a lot of areas in the Philippines na napaka-underdeveloped ng kanilang primary healthcare system. No, na talagang, syempre, naging hospital-centric ang tingin po ng ating sa ating lipunan, no, na talagang ang konsepto ng pagkakaroon ng mausbong na healthcare system sa isang munisipyo ay kung gaano karaming ospital, instead na tingnan na palakasin yung ating mga barangay health centers, yung pagpapalakas ng mga BHWs, mga midwife, mga nurses and doctors, no. But ang nakikita natin sa ngayon, yung status natin, despite even before this administration, hindi pa rin talaga siya nabibigyan ng pansin. Na despite that promise ng to improve it under the Duterte Health Agenda back in 2016, makita natin hanggang ngayon is hirap na hirap pa rin yung napakaraming mamamayan na makuha ng kanilang basic services dahil hindi siya libre, dahil maraming out-of-pocket expenses instead of having a PhilHealth system that is able to reimburse expenses on the outpatient level or on the primary care level. At syempre, marami pa rin mga geographically isolated and depressed areas that have few doctors, few nurses, and few dentists, no, to add din as well. Kasi talagang makita natin yung ating ratio. Again, I mentioned kanina, yung one doctor is to 33,000 individuals. Mm-hmm. No, napakalungkot na ganun yung kalagayan. Sa dentist, it's even worse. Na one dentist is to 57,000 people. Sa nurses, I'm sure it's equally as bad as well as for midwives. No? Kasi saan po pinipiling pumunta ng ating mga healthcare workers? Either sa cities, no, para magbigay ng services, kasi kahit pa paano, mas mataas ang sahod. Pero mas marami talaga ang pumipiling mga ibang bansa, no, talaga para magbigay ng servisyo dun sa ibang bansa at doon sila makatanggap ng sahod na makatao. Dahil dito sa atin, malaki pa rin po yung problema with regards to achieving proper primary care, no? Yung dahil hindi pa rin ito ang pangunahing pinapahalagahan ng ating gobyerno. Opo. So talagang nakita po natin yung kakulangan po, no, doon sa preventive at yung pangkalahatan na healthcare ng ating bansa. Mag-focus in at zero in po tayo ito sa ating COVID-19 pandemic response. Kung kayo po, how would you assess the government's response to this pandemic? Simulan natin kay Nurse Maris po. And kung meron po bang strength ito, paki-point out na lang din po. Sa tingin po namin, in-assess na kasi po namin ito, kamakailan lang sa Filipino Nurses United, ay mabagal. Mabagal po ang response. Halimbawa po, noon pa pong Pebrero, ang Filipino Nurses United ay nanawagan na ng emergency mass hiring of nurses. Kasi nakita na po namin yung magiging senaryo kapag po tumaas ang bilang ng COVID patients sa ating bansa. Based po doon sa nangyayari sa mga kapitbahay natin na iba pang bansa. Pero hindi po ito pinakinggan. In fact po, noong last week of March, ang ginawa po ng Department of Health ay meron po silang online recruitment para sa health warriors. At ang gusto po nila ay volunteer, no? Bibigyan po ng 500 pesos kada araw, volunteer healthcare workers. Ay, hindi ho yun tama. Kasi considering the risk na haharapin nila, at sa meron ho tayong mga legislated salaries, minimum salaries na dapat tanggapin, maling-mali po yung volunteer ang kukunin. Kami nga po ang gusto namin ay bawat isang barangay ay merong isang public health nurse na i-hire.
kung meron pong 42,000 barangays, dapat may 42,000 nadagdag na public health nurses, kasi yan po ang makakatulong po para doon po sa contact tracing, para din po doon sa isolation ng mga patients at monitoring ng ating mga pasyente. Mahal at education, health education, upang hindi po sila umiwas po sila at magkaroon ng mga preventive control measures sa loob ng kabahayanan ng mga pamilya upang hindi po sila magkasakit ng COVID-19. Pero until now, wala pong galawan. Noon pong April 12, naglabas ng guidelines ang DOH para po sa emergency hiring. So April 12 na po yun. Tapos kamakailan po, 2 weeks ago, kinausap po ang ating mga miyembro dito sa NCR at dun sa ilang regions kung saan may FNU chapter. Napansin ho namin sa mga nire-report nila na wala naman pong nade-deploy sa kanila na nurses o health workers mula dun sa emergency hiring. Maliban po sa ilan. Halimbawa po, ang PGH, meron daw pong 52 na na-deploy doon mula doon sa emergency hiring. Doon din po sa Tondo Medical Center ay mayroong mahigit sa 10. Ang iba po ay wala na pong nadagdag na for emergency hiring. At kaya po sa tingin namin ay mabagal. Ganon din po doon sa sana po kasama sa priority sa COVID test ang frontline health workers. Middle of April na lang po nilabas yung guidelines. No? So marami na ho talagang na-expose. Kaya sa tingin ho namin ay hindi po umaayon yung mga tugon doon sa pangangailangan lalo na ngayong COVID-19 pandemic. Opo. So Nurse Maris, kung mabagal po sa, may kalakasan po ba kayong nakikita, strengths ng administrasyon sa pag-respond itong sa ating COVID pandemic? siguro po ang gusto ko, ang pwede ko lang sabihin na ikinatuwa namin ay yung support ng mga mambabatas natin sa House of Representatives at sa Senate na itulak yung batas na salary grade 15 dapat ang minimum wage ng mga nasa government nurses, na nitong Biyernes nga po ay may guidelines na. Yun po ay ikinatuwa po namin na nangganap ngayong administration ni President Duterte. Pero yun nga lang, sabi ko, may ilang provision doon na kailangang aralin kasi po siya pro-nurses. Na-demote po ang marami. Yes po. Same question po kay Doc Josh. Paano niyo po ma-assess itong response ng government? At kung may nakita po ba kayong strengths? So, syempre, yung may kita natin dito no, sa COVID-19, the Philippines has faced one of the longest quarantine measures in the world, no? Na more than 70 plus days na kinaharap natin, na mas mahaba pa kaysa dun sa Wuhan, sa China. What we saw in March, sabi ko nga po, yung mga panahon na nagpupunuan ng mga ospital, na dami natin nababalitang surge in cases, parang naririnig natin ulit ngayon, no? It sounds like we're back at square one, na parang umulit lang tayo despite all of those quarantine protocols that we put in place. When we do quarantine in a pandemic, it's supposed to save time or buy time for the government, no? To properly approach COVID-19 and that pandemic. Pero yung ginawa natin no March, parang we saw it not be mitigated but actually spread pa to other areas of the country. Na kaya natin ni-lockdown yung Luzon para hindi na siya kumalat. Pero hinikita natin ngayon, saan ang may highest cases of, saan ang rising cases of COVID-19 ngayon? It's not just in Metro Manila but also in Cebu, in Northern Mindanao. No? Talagang, you know, that approach has not been proper, no? Kasi nagahabol. If it was supposed to buy us time, dapat wala tayong delays, dapat wala tayong backlog. But we're seeing more and more backlogs with so many things. With testing, dahil walang mass testing, with laboratory backlogs, kasi kulang ang laboratories, and hindi siya spread out properly in the population. May backlogs tayo sa validation, na late natin nalalaman yung mga kaso, kasi may problem dun sa data management natin. And then, nagkakaroon pa ng backlogs in contact tracing, in recoveries, yung mga important na data, nagkahabol tayo. No? If there was a quarantine response that was able to
do things properly, it should have bought us time. But instead nga, yun nga, nagahabol pa rin tayo in all aspects. With regards to quarantine, nagahabol tayo ng quarantine facilities, nagahabol tayo ng maglabas ng more recoveries kasi number one na tayo sa Southeast Asia sa active cases. Mm-hmm. So talagang may kita natin na we're not learning from our neighbors and we're not properly properly implementing yung mga top proper protocols na dapat ginagawa, no? But yung, as you mentioned, yung sa strengths, ano ba ang strengths na nagawa ng administration? I think it's with regard dun sa, at least meron silang heightened sa kanilang, meron silang mas mataas na social media presence, no, para ilabas yung mga information. But at the end of the day, what information is that? Is that information that will include proper approaches to COVID-19? Or is it praising the administration for things that hindi pa natin nakikita, no, na things na we are celebrating prematurely for things that that we are not actually seeing yet na that have manifested in the health of the people, no? But we continue pa rin to see, instead of evidence-based solutions, marami pa rin talagang thinking that is based on looking at COVID-19 patients as criminals, looking at their contacts, yes, as accomplices. It's still not, I don't think this is something na nakikita natin sa nagawain ng ibang bansa that should be actually evidence-based rather than these approaches. Opo. Salamat po. For the interest of time, may ilan na lang po tayong katanungan. So kung maaari po sana, request ko po sa ating mga guests, medyo iklian po natin yung ating mga kasagutan, no? Alam ko po, nagbabaga ang ating damdamin para sa issue na to, pero ito po yung isa nating tanong. Ano po ang inaasahan nyo na magiging pangako o masasabi ng Pangulo sa kanyang SONA in terms of the health sector? Simulan po natin kay Nurse Maris po. Sa amin pong organisasyon, sa Filipino Nurses United, inaasahan po sana namin na sa darating na State of the Nation address ng Pangulo, sasabihin niya at pangangatawanan niya na dadagdagan ang health budget sa minimum 5% of the gross national product. Kaya hindi po dapat mababa doon. Kasi yun po ang prescribed ng World Health Organization. Kaya ho hindi natutugunan ang maraming programa, ang maraming pangangailangan ng mamamayan at ng mga health workers ay dahil po sa kakulangan ng budget. At ikalawa, sana po ay makita na rin namin, maramdaman namin sa, ng mga health workers na sinseridad, na talagang kalingain. Unang-una, sana wala nang contractual sa mga health workers. At itaas din po ang sahod ng mga nurses na nasa private sector, katulad po ng mga nasa government sector. Doc Josh. So yun po, no, yung para naman po sa SONA na darating na linggo. Sana naman po, yung tadagdagan ko yung sinabi ni Ate Maris, na dun talaga yung dun sa budget, no, na sana may commitment talaga yung ating pamahalaan na pataasin yung budget, lalo na facing one of the biggest health concerns in history. Na talagang nasanay po kasi talaga tayo na napakababa ng binibigay na health budget with regards to the gross domestic product. Talagang kung titingnan natin yung GDP ng 2019 and how much we spent for health, for both DOH and PhilHealth, nasa halos 1% lang siya. So talagang kailangan pa talaga dagdagan. Alam natin, liliit yung ating GDP, pero dapat yung commitment natin sa health ay lalong lalaki. Na kailangan sana yung pagtingin natin na lalo nating pahalagahan yung healthcare, because there is no new normal kung walang maayos na health system. Ang usapin natin ng new normal, kung paulitin niyang sasabihin sa SONA, ay hindi pwedeng mangyari kung hindi natin palalakasin, no, yung ating healthcare system, and that requires a lot of funding and commitment on the part of our government, which is also holding accountable, no, lahat ng mga pagkukulang sa ating health system to move forward and to be better. Not just to have a new normal. Opo. Second to the last question po natin. How would you rate the administration of the President Duterte from 1 to 10, 10 being the highest, and why? Simula ko po kay Doc Josh. Sige, yung with regards to the health response or in general? Yes po. In general tayo. Yes. mahirap yung sa 1 to 10, no? Pero sige, let's say yung sa 1 to 10, there is still a lot of improvement na kailangan. Yung siguro kung i-relate ko na lang din sa
dun sa grading system na nakasanayan sa UP, 4 po talaga, no? Kasi kailangan pa ng removals, no? And we kailangan pa ng removals, kailangan pa ng improvements with regards to improving yung pagtingin, no? Lalo na dun sa healthcare, we need to into redo a lot of the things na nakasanayan, and syempre to remove as well yung mga nagpapabagal at nagkaka mga problematic na elements of our administration na talagang napapasama pa lalo yung karapatan sa kalusugan ng Mahomayan. Salamat po. Nurse Maris, kayo po, kung i-rate niyo po ang administrasyon in terms of sa health po, health sector, 1 to 10, 10 being the highest. 4. Kasi hindi ho talaga namin naramdaman yung tunay na malasakit at pagkalinga mula sa ating pamahalaan. Tingin nga namin mga nurses, naging sacrificial lambs kami, lalo na ngayong panahon ng pandemic. Kaya sana makita namin after the SONA ang mas maayos pang mas maayos sa pamamalakad, no, ng ating health services at sa kabuuan, no, pagpapalakad ng ekonomiya at politika sa ating bansa. Opo. For our final question po, so ang tanong ko po ngayon, so nasaan na nga ba ang Administrasyong Duterte sa pag-address ng mga pangangailangan ng ating health sector? Nurse Maris, kayo po. Hinahanap po namin sila. Nasaan nga po ba sila? Noon pong nakaraang July 15, kung saan ako ay naging resource person sa public hearing sa Kongreso at nandun po ang ibang membro ng IATF, sinabi ko po doon na kailangan po ninyong mag-monitor sa grounds. Kailangan po ninyong mag-ikot ng mga health facilities kasi po yung binabanggit po namin sa inyo na kulang na ang tao, kulang na ang mga health personnel, lalo na sa nurses, marami na pong nagkakasakit, hindi po nasusunod ang quarantine days, hindi po sila napapasama sa COVID test, wala pong facilities for health workers, etc. Yan po ay isinulat na namin sa Department of Health, Secretary Duque, noon pong March at April. At isinulat na rin po namin sa IATF, formally. Tapos po, every time po na may public hearing, sinasabi po namin yan kapag kami po ay nagsasalita. Pero bakit hanggang ngayon hindi nag-iikot? Imbis po na ma-address yung papataas na bilang ng health workers na nai-infect, patuloy po siyang tumataas. Kaya yung sagot po doon sa, so nasaan sila? Hindi po namin alam. Hinahanap po talaga namin sila. We want them to be very visible para maramdaman namin yung sinasabi nilang we heal as one. Kasi mukhang hindi namin sila kasama habang kami ay nagdurusa. Salamat po. Doc Josh, same question po. So nasa na nga ba ang Administrasyong Duterte sa pagtugon sa mga pangangailangan ng health sector? So similar din sa sinabi ni Ate Maris, no, nawawala pa rin yung plano, na hindi pa rin natin maramdaman yung leadership, no, that should be present during this pandemic in helping Filipinos be guided during one of the worst crises that deal with health, no. And not just that, pero pati yung socio-economic concerns. I think yung problema ay narunod tayo sa focus talaga on the economic, no, natandun talaga tayo dun sa pag-focus sa loading ourselves and having that yung pag-praise na nagkaroon tayo ng flattening the curve kahit na wala, no, nagkaroon tayo ng ganoong concerns, no. So basically hinahanap din natin yung kung nasaan na yung administration, and hopefully nandun sila talaga na tinitignan at inaalam yung tunay na ebidensya instead of just looking at the numbers and thinking mas maganda tingnan yung active number of cases kasi mas mababa as opposed to looking at the total number of cases. Na alam naman natin, sana nandun tayo dun sa the facts, no, not just in the propaganda. Opo. Maraming salamat po, Nurse Maris and Doc Josh. Any closing words and parting message po para sa ating mga manonood? Sa akin po, sa ating pamahalaan, Pangulong Duterte, hindi po ninyo kami, kami po ay partner ninyo para po sa nation development. Ang mga nurses po ay inyong partner. So, sana po ay tulungan nyo kami na umangat yung aming kalagayan upang mas epektibo pa po kaming makapagsilbi sa mamamayang Pilipino. Salamat po. Salamat po. Doc Josh?
Apo, siyempre yung panawagan natin ngayon, not just for COVID-19, but also the larger health system, dapat ang focus natin is not just about flattening the curve, no? Hindi lang tayo tumitingin na mapababa yung bilang ng COVID-19, but rather also raising the bar, no? Yung panawagan ng Coalition for People's Right to Health, na i-raise din natin yung bar na nakaharang dun sa pag-flatten ng curve, no? At kailangan taasan natin yung antas ng ating sistemang pangkalusugan, ang ating standards for healthcare, and our standards for leadership, no? Na talagang dapat mas pataasan nga natin yung pagtingin sa kalusugan, na sana po ito ang makita ng ating administrasyon at ng ating Pangulo, na pahalagahan naman natin yung ating healthcare system. Sana naparealize nitong pandemic, no, that healthcare is not just something na kailangan mo kapag nagkakasakit na yung mga tao, pero something na dapat pinaghahandaan para talagang makatulong, and it will make the most impact, not just during a pandemic, but upholding the people's right to health. No, yun po. Sana po talaga mas mapatotoo na yung karapatan natin sa kalusugan. Opo. Muli, salamat po, Doc Josh, Nurse Maris, sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon na magsalita ngayong gabing ito. At mga kasama, ngayon po nalaman natin kung at naintindihan natin kung ano ba ang mga kakulangan sa ating health sector. At ito nga ay lalo pang nakita ngayong panahon ng pandemya. Hinihiling na mga kasama natin sa health sector na sana bigyan sila ng pansin at ng tulong dahil sila ay kaagapay sa pag-unlad ng ating administrasyon, at upang mapatuloy natin mailigtas ang ating mga kababayan dito sa pandemyang ito. So, nung tinanong nga natin kung nasaan ang Administrasyong Duterte kasama ang palad, hinahanap pa rin natin sila hanggang ngayon. At sana matagunan ito ng ating pamahalaan, at sana marinig natin sa SONA kung ano ba ang dapat nilang gawin at ano ang kanilang gagawin para maaksyonan ang mga problemang ito. Magkita-kita po muli tayong bukas ng gabi, at tatalakayin naman natin ang sitwasyon ng sektor ng kabataan at ng edukasyon. Muli, ako po si Jermaine Halandoni de Junia para sa So Nasaan Na Nga Ba? Special series ng Now You Know. Maraming salamat at isang mapagpalayang gabi sa ating lahat.